Marami-rami na ding mga dating NBA players ang nakapagpakitang gilas at nakapaglaro bilang import dito sa PBA. Isa na nga dyan ang big man na bukod sa solido sa ilalim at may deadly outside shooting ay tumatak talaga sa liga dahil after maka-score ay may chance na sundan niya ito ng konting giling. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang import na naging sakit sa ulo talaga ng mga PBA teams noon dahil sa pagiging stretch big man nito. Sakit ng ulo to init ng ulo real quick naman ang tila kaya niyang ibigay sa kalabang kuponan dahil nga sa ginagawa nitong sayaw. Halika, samahan mo akong talakayan at alamin kung gaano nga ba kagaling hindi lang sa sayaw kundi pati na sa basketball ang isang Gerald Halikat. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button. Salamat! Produkto ng Tulane University, ang 6'9" na si Gerald Dewayne Halikat. Habang naglalaro sa Tulane mula 1993 hanggang 1997, ay kita na talaga ang bangis ng basketball skills ni Halikat. At tinapos nga nito ang kanyang college career bilang leading scorer ng kanyang kuponan. After ng stint sa Tulane University ni Gerald Halikat, ay naging all-time leading scorer ito matapos magdala ng 2,209 points, second sa steals at blocks, at fifth in rebounding department. Sinabi nga ng nooy college coach ng Tulane na si Perry Clark na si Halikat umano ay may point guard's mentality at passing ability, may katawang pang low post at may shooting touch ng isang wing player. Patunay naman sa impact ni Gerald Halikat sa kanyang kuponan ay napasamang ito sa Tulane Athletics Hall of Fame Class of 2013. Taong 1997 ay nag-apply naman sa NBA draft si Halikat kung saan kinuha nga ito ng Fear the Deer Milwaukee Bucks bilang kanilang 38th overall pick. After ng Bucks ay sa Philadelphia 76ers naman napunta si Halikat kung saan sa dalawang taon nito sa NBA ay nagtala siya ng mga averages na 5.1 points, 1.9 rebounds at 0.7 assists per game. Una namang sampa ni Halikat sa PBA ay na maging import ito ng Ginebra noong 2001 PBA Commissioner's Cup. After ng stint sa Ginebra ay ilang beses namang nagpabalik-balik si Gerald Halikat bilang import ng Talk and Text. Lubos namang nakilala si Halikat noong 2002 PBA Commissioner's Cup kung saan muntik na nitong bigyan ng kampyonato ang Talk and Text. Dahil tila perfect import para sa Talk and Text, ay talagang lubos na napalabas ng phone pals ang matamis na laro ng isang Gerald Halikat. Napakagandang complement nga ng deadly outside shooting ni Halikat para paluwagin ang paint area para kay The Rock, Asi Taulava. Kilalang may reliable 3-point shooting ay kapag kinailangan ng inside scoring ay sobrang dependable din si Gerald Halikat. Dahil nga sa solidong inside-outside game ay pinamunuan ni Halikat ang Talk and Text papuntang finals pero hindi nga lamang nakakuha ng PBA Championship. 2005 PBA Fiesta Conference ay tila on a mission pa din si Halikat na tapusin ang kanyang unfinished business at makakuha na ng PBA Championship. Katulad ng kanyang apelyido ay matamis pa din ang band ni Gerald Halikat at Talk and Text at umabot nga uli sa PBA Finals. Tila hindi naman sapat ang effort ni Halikat both on offense and defense at kahit may pampaswerte pang sayaw ay hindi pa din ito nakakuha ng PBA Championship. Bagamat dependable import, malupit sa rebounds at napakaganda ng basketball skills, ay tinapos nga ni Gerald Halikat ang kanyang PBA career na walang ni isang PBA Championship. Wala mang kampyonato ay tumatak naman ang isang Gerald Halikat sa mga PBA fans dahil sa pagiging one of the best imports na nakapaglaro sa liga. Patunay naman sa galing at impact ni Gerald Halikat sa Talk and Text at PBA ay dalawang beses itong nahirang na PBA Best Import. Sino ba namang hindi mapapasayaw sa awards na iyan? Tito Gerald, isa pa nga. Isa talaga noon sa mga nakaka-entertain panoorin si Halikat dahil mahusay sa ilalim. Napakaganda ng stroke ng kanyang mga 3-point snipings at may pabonus pa na shimmy. Ikaw kadribol, isa ka din ba noon sa mga bumilib sa isang Gerald Halikat? Ako, sobrang humanga ako noon sa deadly combination ng inside-outside game nito. At aminin na natin, bukod sa matinding galaw sa loob ng playing court, ay kung hindi ka nainis,
inaaliw din tayo sa mga dance moves nito.